Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Broadcasting live mula sa Brigada News TV Headquarters, General Santos City. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Ronda Brigada. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong araw sa Ronda Brigada. Pagnanakaw sa isang warehouse huli sa CCTV. Ang detalye, abangan! Miyembro ng Sukarap patay matapos pinagpabaril sa Barangay Fatima. Dialogo sa magkabilang panig ng agawang lupa sa Barangay Labangal, isa sa gawa na. Hatol sa isang OFW na taga Jensen, bukas na. Mapawalang sala ang Pinay, inaasahan ng pamilya. At ALS graduates na dagdagan, nakatanggap ng NC2 certificates. Handa na sa trabaho. Sok Sargen, magandang hapon. Araw ngayon ng Biyernes, ikasampung araw sa buwan ng Pebrero taong 2017. Dalawang warehouse ang nabiktima kagabi ng panloloob kung saan posibleng nagmula lamang ito sa iisang grupo ang mga suspect. Ang warehouse na nilooban na tangayan ng mga personal na gamit ng mga empleyado. Samantalang kuhang-kuha naman sa CCTV footage ang mga suspect na nanloob sa isa pang warehouse sa Barangay Bula kagabi, kung saan makikita dito kung paano sinira ang gate ng warehouse para makapasok ang mga lalaki. 3 sa 5 suspect arestado. Ibrigada mo siya, Linjoy Kanda. Huli na nang mapansin ng isa sa mga suspect na may CCTV ang warehouse na kanilang pinasok kagabi sa Barangay Bula. Agad nitong itinabig ang kamera upang hindi makita ang kanilang ginagawang panluloob. Ngunit, hagip na sa footage mula sa closed circuit television o CCTV ang mukha sa isa sa mga suspect. Huli din sa CCTV ang mga suspect na sapilitang sinira ang malaki vault kung saan naglalaman ng mga mahalagang dokumento. Matapos ang ilang minuto, umalis ang mga suspect na walang nadala dahil bigo itong masira ang vault. Mabuti na lamang at hindi napansin ng mga ito ang maliit na vault na naglalaman umano ng pera. Ayon sa empleyado ng nasabing warehouse, mag-aalas 8 kagabi nang pumasok ang mga suspect sa kanilang warehouse at nagkataon umanong wala sila sa kanilang tanggapan. Ito umano ang unang pagkakataon na pinasok ang kanilang warehouse, kaya labis ang kanilang takot dahil sa nangyaring insidente. Pagsulod nila dere, nakita nila na ay CCTV, sumoto giguba nila ang CCTV sa entrance, pagsulod sila. Pagsulod nila, nag-flashlight sila dito sa sulod, tapos nangita sila kuan, then nakita nila ang bolt, so gi-attempt nila ang bolt nga gamitan nila bara, giguba nila, pero ang katong bolt nga ilahang kuan kanang ang katong vault nga ilang gihilabtan, mga dokumento ra ang sulod ato o walay kwarta. So, napag-alamang di lamang ang kanilang warehouse ang pinasok ng mga suspect, maging ang kalapit din itong warehouse, di rin nakaligtas sa mga suspect, kung saan mayroon pang mga empleyadong naka-duty na mga oras na iyon. Natangay umano ng mga suspect ang ilang personal na gamit ng mga biktima na nakilalang sila Christine De La Serna, cashier ng nasabing warehouse, Sheila Metinorio, Jovelyn Dilia, at Isidro Liedo. At dahil may dalang armas ang mga suspect, hindi na nakapalagpa ang mga biktima. Napag-alamang isang gwardiya lamang ang naka-duty ng mga oras na iyon at posibleng hindi napansin ng gwardiya na nakapasok na pala ang mga suspect. Nahuli naman ang 3 sa 5 suspect, ngunit itinanggi nito na responsable sila sa krimen. Tumbok nilang isa ma'am, mga isa, katong mong igagaw daw ma'am, din sa, tapos dito ma'am nagtulog ma'am. Yan, sana ba? May lang mo? Ang magyari, lang po minin lang dala. Pero aminado ka sa'yo, nakatimo ka uban mo, inangawat. Huwag po kong kahibalo, ma'am. Huwag po kong kalimutan gino. Huwag yung kahibalo. Pag karisigyan nila dito, ma'am, huwag may aksyon gigliho kay huwag po may agito, may labot. Iklaro dyan lang ang CCTV, ma'am. Kung kami dyan ang dili, kay ma'am, wala dyan may salapod, ma'am. Ako, ma'am, paet kayo ma-presyo tayo na wati labot, eh. Kudamay lang. Kudamay lang ba? Kung natin doon mong naong, kung natin doon mong naong dito,
Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa dalawang sospek na nakatakas matapos ang krimen. Shilene Joy Kanda, Brigada News. Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng kapulisan hinggil sa na-recover na IED components sa Sarangani. Samantala, handang bigyan ng karagdagang seguridad ng kapulisan ang pamilyang Rivera kung sakaling kinakailangan matapos kasamang ma-recover sa sako ng IED components ang larawan ng pamilyang Rivera. Para sa detalye, i-Brigada mo dyan, Solis. Agad nakipag-ugnayan ng kapulisan sa pamilyang Rivera at kay Mayor Ronel Rivera hinggil sa usaping issue ng seguridad. Ito'y kaugnay sa pagkakarecover ng isang sako na may lamang mga components ng improvised explosive device o mga gamit sa pagbuo ng isang pampasabog. Handang bigyan ng dagdag seguridad ng kapulisan ang pamilya ng Mayor kung kinakailangan. Nagbigay ng direktiba yung ating regional director sa CD natin o sa city director natin na makipag-ugnayan sa pamilya Rivera. Hindi ko lang po kumpirmado kung nakapag-uusap na ba si senior superintendent Layugan sa pamilya Rivera o kay Mayor Rivera. But definitely, nagkaroon na tayo ng coordination sa kanila. Patuloy ang trackdown ng kapulisan sa grupong naiwan ni Tukboy Magid na Ansar Al Khalifa Philippines na itinuturong nagmamayari ng isang sakong may lamang materyales sa pagbuo ng IED na nasabat nitong linggo lamang sa Barangay Lumatil, Maasim, Sarangani Province. Ngunit paglilinaw ng kapulisan, nanabuwag na ang grupo matapos mapatay ang kanilang leader at ang sakong naglalaman ng IED components, posibleng mga gamit pa noon ni Tukboy Magid bago pa man ito mapaslang. Ito yung mga IED components, no? Actually, hindi pa siya IED, no? IED components pa lamang siya, na kung saan ay nung namatay si Tukboy Magid, ito yung mga naiwan na mga components, no? Isa-isang sako. At itinago nga ng kanyang mga followers ito. No? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag na inilabas ang pamilyang Rivera, lalong-lalo na si Mayor Ronel Rivera hinggil sa isyu ng seguridad. Maliban kay Mayor Rivera, may mga ibang larawan pang nakita sa sako kasama ang mga components ng IED. Sa ngayon, buong pagtitiyak ng kapulisan na nasa ayos ang seguridad ng lungsod, maging ang Rehiyon 12. Gayunpaman, kooperasyon pa rin ng bawat residente inaasahan ng kapulisan para matiyak na walang makakapas sok na anumang kaguluhan. Jen Solis, Brigada News. Panibagong biktima na naman ang pamamaril ang naitala sa Jensan kung saan ang biktima isa di umanong miyembro ng sukarap sa Barangay Fatima. Motibo sa pagpatay patuloy pa rin inaalam ngayon ng mga otoridad. I-Brigada mo, Shilene Joy Kanda. Patay sa pamamarilang isang miyembro ng sukarap sa Purok 21B, Barangay Fatima kagabi. Nakilala ang biktima na si Early Ayon, 24 anyos at residente ng MSU Fatima Campus. Nagiinuman umano ang biktima kasama ang mga kaibigan nito mag-aalas 7 ng gabi nang biglang may dumating na motorsiklo kung saan may dalawang angkas at bigla na lamang pinagbabarin ng ilang beses ang biktima na siyang ikinamatay nito. Ayon sa hepe ng Fatima Police Station, sakit sa ulo umano sa kanilang lugar si Earl dahil laging sangkot umano ang biktima sa mga gulo o rumble ng mga grupo ng batang sukarap. Napag-alaman din na may record ang biktima ng pagnanakaw sa ibang police station. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa mga sospek. Well, nagainom itong biktima kasama yung kaibigan yata. May dumating na tatlong lalaki. So, sakay daw sa badya na motor na color red. So, pinaputukan lang siya ng maraming beses tapos malis na agad yung suspect. Isa lang ang nasasabi ng mga napagtanungan namin, no? Talagang sa rumble lang, sa kaguluhan lang ng sukarap at the same time yung makawat. Yan po. Shilene Joy Kanda, Brigada News. Bukas na babasahan ng pinal na desisyon ang OFW mula Jensen na si Jennifer Dalquez. Matapos inapila ng pamilya nito ang hatol na kamatayan sa Pinay noong Mayo taong 2015 sa bansang Dubai. Magulang ni Jennifer, umaasang makakauwi at mapapawalang bisa ang naunang hatol na bitay sa anak. I-Brigada mo, Jeruz Alcazarin. Oras na lamang ang inihintay ng pamilyang Dalquez para sa magiging pinal na desisyon ng United Arab Emirates para sa kanilang apila sa sentensyang ipinataw sa kanilang anak. Mahigit isang taon ring napahaba ng apila
ang sanay hatol na bitay kay Jennifer Dalquez. Ngayong Sabado, 11 ng Pebrero, nakatakdang maglabas ng desisyon ang korte sa Dubai para sa Pinay OFW, kaya't di mapigilan ang pamilya nito ang mangamba. Unsa ka sakit? Kulbahinam ka ning among gibati karon ba kay wa mi kabalo kung unsay sentensya sa among anak nga mabasa nila ugma. Palihog tabangi mi. Tabangi ang akong anak nga kagawas makauli diri sa Pilipinas. Tanging panalangin ng pamilya na paburan ang kanilang apila at ang naunang hatol na bitay di na matuloy. Wa may lain makatabang yun sa to, kundi ang pag-ampo lang yun kay Allah. Niampo na ko na sa Ginoo pagapila sa mga tao sa tanan-tanan. Niampo gyud na ko na sa Ginoo makauli gyud akong anak. Karong Biyernes niampo pod sa akong mga kauban nag sambayang. Niampo pod nila sa simbahan. Gagraduate sa kinder ngayong Marso ang isang anak ni Jennifer. Kaya't ganun na lamang ang pag-asa nilang makakauwi ng buhay ito para sa anak na 5 na rin din ito nakikita. Nagbigay naman ng mensahe ang ina nito sa kanya. Kinahanglan kusgan pag yun niya ang iyahang fighting spirit. Tabangan niya yung kaugalingon. Kawa may kuan. Wa may kumok, mag-ampo siya. Nga mga sa kaitasan, tabang. Ano man ang mangyari, nagpapasalamat ang pamilyang Dalquez sa mga sumuporta sa apila nila sa kaso ng anak. Si Jennifer ang OFW mula sa Jensen na nahatulan ng kamatayan sa Dubai dahil sa kasong pagpatay sa sariling amo dahil sa tangkang panggagahasa sa Pinay. Jarus Alcazarin, Brigada News. Malaki ang panghinayang ng commanding officer ng Philippine Army sa pagbawi ng NPA at ng gobyerno sa ginanap na usaping pangkapayapaan mula sa dalawang panig, pagkakataon na raw sana ng dalawang grupo na wakasan ang 48 taong lamat maging ang publiko ayaw na ng gulo. Ibrigada mo Jessa Leduna. Nasayang yung pagkakataon na ma-avail yung openness ng ating presidente na offer yung kapayapaan or peace. Nang hihinayang ang commanding officer ng 102nd Brigade ng Philippine Army, Colonel Tini Banyas, sa pagbawi ng NPA at gobyerno sa nagpapatuloy na peace talk ng dalawang kampo. Pagkakataon na rosan ang matapos na ang halos 50 lamat sa dalawa. Naging lawa ng balita ang matapang na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ipinautos nito sa kanyang mga sundalo na bumalik sa kampo at linisin ang mga armas nito na tila nangangahulugan ng paghahanda sa pagsabak sa gyera. Hangad ng lahat na maabot ang kapayapaan at makita naman natin ang sincerity ni Presidente, ang openness at binigyan niya yung opportunity na ito. Inihahalin tulad rin ni Aima Abbas ang naranasang gulo sa Lanao dahil sa bakbakan sa pagitan ng MILF at sundalo. 7 na siyang namamalagi dito sa Jensen matapos umalis sa lugar dahil sa takot sa gulong umuusbong sa lupang sinilangan. Kung kaya't maging siya, nangihinayang din sa pagkakaudlot na usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at NPA. Kapag naano na yan, usapin ng maganda ba? Para wala na igulo. Katulad namin sa Lanao, grabe ang kuwan doon sa butik. Kuwan doon, gulo doon. Napikto doon pa marawi. Uy, maraming bakwis yun doon sa taga butik. Doon na napunta sa marawi. Takot sila sa mga bakbakan doon. Yung mga helicopter ba, doon na mismo nagliliparan sa marawi. Nakatakot ba? Habang si Aling Doria nakatira sa barangay Tinagakan, noon marami raw NPA sa kanilang lugar at magulo ang sitwasyon. Ngunit kalaunan sumuko ang mga ito at nagbagong buhay. Sana raw mag-usap muli ang gobyerno at ang makakaliwang grupo upang magkaisa na. Dati nag-awayan yung mga black shirt sa kailaga natin. Kung pwede, mag-usap na lang ulit.
para sa ano kapayapaan. Uhaw na uhaw rin sina Aling Aida at Myra sa kapayapaan gawa ng naranasan rin nila noon ang karahasan. Panawagan nila kay Pangulong Duterte na wakasan na ang gulo at yakapin ang kapayapaan. Ay, hindi ko talaga gusto. Hindi namin gusto. Ang gusto namin na tahimik. Oh, pero mahirap talaga. Mas maganda na kuan magnegosyo. Kung sinong may ginagawang masama, yun ang papatayin. Pati yun para ano, matahimik na ang ano, Pilipinas. Ayon naman sa AFP, nasa mahigit 200 NPA members ang namonitor nila sa area of responsibility, habang nasa 350 ang bilang ng mga dalang armas. Maaalala unang naghain ng tigil putukan ang rebelding grupo sa gobyerno, sinunda ng usaping pangkapayapaan sa kondisyong papalayain ng gobyerno ang mga political prisoners. Just Saliduna, Brigada News. Nakatuon ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa pagsugpo ng ilegal na droga sa rehiyon kung saan halos 500 pang barangay ang dapat linisin ng ahensya, habang susuyudin din ang airport at seaport sa pamamagitan ng K-9 units. Ibrigada mo, Jessa Leduna. May ilan ng barangay sa Rehiyon 12 ang nadeklara ng drug-free. Ngunit sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, 475 na ang barangay na dapat panglinisin ng PDEA, habang 2 sa mga barangay nito na sakop sa Rehiyon 12 ang maituturing na severely affected o talamak ang kalakalan ng ilegal na droga. Aminado naman ang ahensya na malaking kawalan para sa kanila ang tulong ng PNP. Ngunit sa pakikipagtulungan naman daw ng Armed Forces of the Philippines, magagawa nila ito ng paraan. Ngunit may mga plano na ang ahensya sa mahakbang na gagawin, gaya ng tokhang, at maghahanap rin ng rehabilitation facility ang PDEA sa mga drug dependents na lulong sa ilegal na droga. We will do it in accordance with the barangay directory. But the process of PDEA, since we are going down to the level, will be the same. Nasa listahan namin, katuwang namin ang barangay ngayon, kaya nga it is imperative that we must activate the Barangay Anti-Drug Abuse Council, and it is about time for them to realize what are their duties and responsibilities in accordance with the memorandum circulars of the DILG. Masa Masid will see to it that after the declaration of the barangay as a drug-cleared barangay, will see to it na wala nang papasok doon. So, declaration and maintenance of that status is a continuing effort. Barangay Anti-Drug Abuse Council, law enforcement, and the Masa Masid is a seamless device. Dito sa rehiyon, kakaunti lamang ang namonitor ng PDEA na gumagamit ng ecstasy o mas kilala bilang recreational drug na mahigpit ring ipinagbabawal at nakakamatay. Samantala, wala namang namonitor ang PDEA ng bentahan ng cocaine at heroin sa rehiyon. Kung mayroon man, dumaraan lamang ito at agad na nawawala. Wala kaming namomonitor na cocaine, heroin at iba pang mga dangerous drugs dito sa rehiyon natin. Kung meron man, ito ay dumadaan at pansamantala lamang na tumitigil dito. Samantala, plano rin ng ehensya na paikutan ng K-9 units ang paliparan at seaport upang masigurong walang makakalusot na drug smuggled. Nakikipag-usap ako sa seaport authorities. Gagamitin namin ang aming K-9 unit kasama ang kanilang K-9 handlers para sa random sweeping sa mga seaports at airports. We will take one more step in the anti-drug campaign, and we will be focusing them on the seaport and airports where there are activities of drug smuggling. Papalakasin rin ang ahensya ang pakikipag-ugnayan sa komunidad bilang pinakaunang makakapansin sa may mga ilegal na gawain sa kanilang purok. Jessa Leduna, Brigada News. Nangangamba na ang ilang mga residente sa Barangay Labangal sa umiinit na tensyon sa agawan ng lupa sa Hacienda Espina, kung saan posible umano itong makaapekto sa pangturismo ng lungsod.
dahil nagdudulot na ito ng banta sa seguridad. Ngunit iginiit ng pulisya na wala umanong dapat ikabahala ang mga residente sapagkat paiigtingin pa nila ang seguridad sa apektadong barangay. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. 20 taon na naninirahan sa isang subdivision sa Barangay Labangan si Paul, di niya tunay na pangalan. Ngunit ngayon lamang daw siya nakaramdam ng takot at banta sa seguridad. Nakakarinig raw kasi siya ng putukan ng baril. Si Paul nakatira malapit sa pinag-aawayang lupa sa Hacienda Espina sa Barangay Labangal. Maliban kay Paul, may ibang residente na rin ang natatakot. Eh Ben, siyempre, bilang ay family man, siyempre mga pamilya namin, ang mga anak ko at mga pamilya namin dito, lahat kami, lumalabas sa seguridad, iisang daanan. So isang, nandyan sila sa daanan, banda nakatira eh. So dyan ang komplikado. So yun talagang pinakatakutan namin. Siyempre, kasi kakatakot din. Kahit na ilang days pang mayroong barilan dyan, yung gabi. Nayaan nyo na lang, ma'am. Matakot din kami eh. Tsaka nagkaroon dito ng, kuan ba, yung mga problema din na parang maraming, basta maraming mga, yung mga hindi natin kilala na tao nagpasok. Yung mga, kasi iba-iba ang tao dyan. Ngayong Pebrero 14, nakatakdang isagawa ang Peace Covenant o dialogo sa pagitan ng magkabilang panig, kung saan pag-uusapan kasama mga otoridad at maging media, kasama rin ang Chief Regional Legal Officer ng PRO 12, City Legal Council at representante ng Indigenous People na magaganap sa Oval Plaza. Ito ang nakikitang solusyon ng konseho sa sangguniang panglungsod para matuldukan na sigalot sa pinag-aawayang lupang mahigit kumulang sa 1,000 hektaryang lupa sa Barangay Labangal. Ayon sa otoridad, dapat umanong idaan sa mabuting proseso ito at hayaan ng korte ang magdesisyon sa nasabing issue. So, in-explain namin sa kanya yung ganung sinabi ko na hindi na ordinary na case itong nangyayari yan sa area, kundi marami nang apektado. So, kaya sabi ko nga sa kanya na open up ko na kagad ito sa kanya para sabi ko nga sa kanya na kung may labanan man ang mangyayari, doon na dapat sa korte. Kaugnay din ito, naniniwala mga konsehal na makakaapekto ang naturang sigalot sa turismo ng lungsod. Sapagkat maaari umano ito magdulot ng takot sa mga turistang nais bumisita sa Jensen at maudot ang kagustuhan ng mga negosyanteng mamuhunan sa lungsod. Exactly. Yeah. Pero personally, if this problem sa Labangal will not be settled, this will affect our economy as well as the tourism program, most importantly, the businessmen or investor will be coming to the Philippines. Bagamat itinuturing na eyesore o lugar na hindi kaaya-ayang tignan ang naturang pangyayari, naniniwala naman ang Senior Tourism Operation Officer ng City Economic Management and Cooperative Development Office o SEMCDU na si Cora Tito na hindi makakaapekto sa turismo ng lungsod ang away lupa sa Barangay Labangal. Barangay Labangal? Conflict? Affecting tourism? I don't think so. Maybe in a family affair, small misunderstanding of part of the family does not affect the whole affairs of the family itself. So for me, it does not. They can be an eyesore, yes, but not as much as we expect them to deter tourists to come. Of course not. Magtatalaga ng 24 oras sa checkpoint sa Barangay Labangal at ipagpapatuloy ang police visibility upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. At iginit ng kapulisan na di dapat mangamba ang mga mamamayan. Isolated lang naman yan. Kung ano din, nangyayari yan sa loob lang naman ng Espina. Yun lang, ang ano dito is yung eyesore lang ang talaga. Yung nakikita nyo ng dadaan kayo dyan sa highway na eyesore yung mga barong-barong nila. Yun siguro nakaka-disturb. Pero on incidents, wala naman na no. Control natin yan. Sa kabila ng seguridad na ibibigay ng kapulisan, nananawagan pa rin ang koordinasyon ng mga otoridad mula sa komunidad at sibilyan sa paligid para agad nilang matugunan ang anumang insidente. Jeremiah Dayana, Brigada News. Magsasagawa ng satellite registration sa mga eskwelahan at barangay ang Commission on Elections o COMELEC para sa mga nais magparehistro. Ngayong Abril na ang deadline ng registration, ngunit inaasahan ng COMELEC na dadagsain pa rin sila kung kailan ang huling araw nito. Ibrigada mo, Jerus Alcazarin.
Nagkataong bakante ang panahon ng mag-asawang Valente kaya nagtungo na ito sa tanggapan ng Commission of Election o COMELEC para magparehistro. Ayaw raw nilang hintayin pa ang deadline kung saan nakakapagod raw ang pakikipagsiksikan sa bugso ng mga tao. Muna magparehistro man po siya, magparehistro na po ko, sabay na lang mo. Sa Abril na ang deadline ng registration para doon sa mga di nakaparehistro. Ngunit ayon sa ahensya, simula na umano ng bulto ng mga nais magparehistro. Araw-araw napapansin umano nila ang paghaba ng pila sa opisina ng COMELEC. Kaya't paulit-ulit na paalala ng COMELEC, huwag nang hintayin ang deadline ng pagpaparehistro. So dito sa Jensen, invite namin lahat ng kung sino po yung hindi pa na-register. So if follow, punta lang po edo sa office for some inquiry. So may pinupokus po tayo ng ating city officer ng mga schedule for satellite registration. So i-follow lang po natin itong lahat. Magsasagawa rin sila ng satellite registration para sa mga barangay at eskwelahan sa lungsod. Ngayong buwan, nakatakdang isagawa ang satellite registration sa barangay Apopong at Baluan. May mga schedule naman para sa mga paaralan upang ihiwalay ang mga estudyanteng nais magparehistro. So katong mga high school, gi-separate sa tuod sa ato ang city election officer para dili sila magdungan ang barangay regular voter o ang kiki o katipunan ng kabataan. So karon nag-schedule ato city election officer na iuna ang ato ang satellite registration by school. So after sa school, so dito na punta sa by barangay. Kailangan lamang ang birth certificate ay isang valid ID para sa registration. Maaari namang bumisita sa kanilang opisina Lunes at Biyernes para sa mga magpaparehistro. Jerus Alcazarin, Brigada News. Maaaring makakuha ng diskwentong aabot ng 15% mula sa babayarang real property tax ang sinumang taxpayers na magbabayad bago ang huling araw ng Marso. Kaya't nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa publiko na maagang bayaran ang buwis upang maiwasan ang mahahabang pila at higit sa lahat ang penalty. Ibrigada mo, Jeremiah Marinayara. Maagang nagbayad ng real property tax ang landowner na si Gilbert. Natuto na umano siya sapagkat nung nagdaang taon, nagbayad ito ng surcharges o penalty. Nais rin niya makakuha ng diskwento. Malaking bagay pa rin daw ang 15% maikaltas sa buwis na babayaran ito. Gayun din ang iba pang mga taxpayer. Kasi kung hindi mag-update ng bayad, may penalty kasi yung tax at saka malaki yung babayaran. Then last year kasi ako nagbayad, so hindi ko na-update. Malaki talaga yung penalty niya. Tapos ngayon sir, may discount din. May discount pa. Mas mabuti ngayon maaga magbayad kasi wala nang penalty, may discount pa kayo ma-avail. Makakatulong talaga siya, makaka-discount man kami, so kung at least maliit-liit lang yung babayaran namin. Tsaka to avoid charges din? Yes, to avoid charges at saka wala na kaming hassle for the next quarter or another quarter. Ayon sa Assistant City Treasurer na lungsod na si Rodilon Lacap, maaaring makakuha ng diskwento ang mga real property taxpayers na magbabayad ng buwis bago o sa mismong ika-31 araw ng Marso nitong taon. Gayon din ang makukuha ang diskwento sa mga taunan kung magbayad ng buwis. Layunin nito ang mainganyo ang mga real property taxpayers na maaga magbayad ng buwis at huwag maghintay ng deadline upang maiwasa ang mga penalty. There is an incentive for the real property tax taxpayers if they pay their real property tax due on a particular property, land for example, on or before March 31 of this year, or before the end of the first quarter, then he can avail of a 15% discount. That's the ordinance or the real property tax ordinance. Hanggang sa uling araw na lang ng Marso, epektibo ang naturang diskwento. Jeremiah Deana, Brigada News. Sa balitang Mindanao, mga kabrigada, PNP, kinumpirma ang recruitment ng anti-government forces sa South Cotabato, mga police stations naka-alerto. Ibrigada mo, Jundeska. Kinumpirma ni South Cotabato PNP Provincial Director Senior Superintendent Franklin Albero ang recruitment ng umano'y anti-government forces dito sa lalawigan ng South Cotabato. Sinabi ni Albero na maliban pa ito sa recruitment ng New People's Army matapos ang naon siyaming peace talks,
Mayroon naman ng grupo na nagbabahay-bahay at nagre-recruit kasabay ng pangakong magkaroon ng hanggang sa 20,000 pisong allowance buwan-buwan. Sa impormasyon ng Brigada News FM, Coronadal anti-government umano ang itinuturo ng naturang grupo sa mga nire-recruit. Ngunit hindi makumpirma ng mga otoridad kung ito na nga yung grupo ng ISIS na nagpapalaganap ng kanilang hanay dito sa Mindanao. Kasabay nito, inalerto ni Alvero ang lahat ng chief of police sa buong lalawigan kasabay ng babala sa mga residente na huwag tangkilikin ang grupo sa pagsasabing maari silang mabiktima ng sindikato. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Descan, 95.7 Brigada News FM Coronadal, the music and news authority. Patay ang tribal leader habang 2 katao kabilang isang pulis ang binihag ng New People's Army o NPA sa Bukidnon. Para sa detalye, i-Brigada mo Jessa Pacaldo. Patay ang isang tribal leader habang binihag naman ang 2 pang katao kabilang ang isang pulis nang pinaniniwalaang miyembro ng NPA o New People's Army sa Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang tribal leader na si Lito Atoy habang kinilala naman ang binihag na pulis na si PO2 Anthony Natividad na nadistino sa Kilangan Municipal Police Station at isang hindi pa nakilalang sibilyan. Inihayag ni Captain Patrick Martinez, spokesperson ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army na nagpakilalang mga NBI o National Bureau of Investigation Agent ang mga sospek ng umatake ito sa bahay ng nasabing tribal leader. Nagsagawa pa ng checkpoint sa lugar ang komunistang grupo at matagumpay na nabawi sa mga motorista ang 4 na motorsiklo. Sinunog pa ng mga rebelde ang 4 na mga kagamitan sa konstruksyon sa nasabing lungsod. Ayon pa kay Captain Martinez na extortion ang motibo sa grupo sa nasabing lugar at ang paghihikayat sa mga residente na sumali sa kanilang grupo na naging dahilan sa pagkamatay ng tribal leader na si Atoy matapos tumutol sa kagustuhan ng mga rebelde. Para sa Brigada News TV, Brigada Jessa Virtudaso Pacaldo ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Sa iba pang balita sa Mindanao, off-limits muna sa ngayon sa mga lokal na residente ang ilog na sakop ng Barangay Tunggol at Cuyapon sa Kabakan North, Cotabato matapos ang pagkakahuli ng may 11 feet na buwayang si Kanluran kahapon. Para sa detalye, i-Brigada mo Mike Salgado. Off limits muna sa ngayon na sa mga lokal na residente ang ilog na sakop ng Barangay Tunggol at Barangay Cuyapo na sa Kabakan North, Cotabato kasunod sa pagkahuli ng 11 talampakang buhayang pinangalan ng Kanluran. Sinabi sa Brigada News FM kinabawan ni Ramad, isa sa mga nakasaksi sa pagkahuli sa buhaya ni Mamang Kaskitig Mangatong, paggala-gala pa umano sa naturang ilog ang mas malalaki pang mga buhaya. Dadag pa rito ang hinuli ni Kitig ang naturang buhaya lang sa pagsira nito ng kanilang mga fishnets at pagkain sa kanilang mga isda. Una rito ay i-turn over na sa 2nd Brigade ng Philippine Army si Kanluran mula sa pangangalaga ng Menro sa Kabakan. Sa ngayon ay naging sentro ng ataksyon sa mga residente sa naturang lugar ang nahuling buhaya. Matatandaan noong nakaraang Abril taong 2016 ay may nahuli ring 8 talampakang buhaya si Kitig sa naturang barangay na pinangalan ng Silangan. Yan ang ulat mula dito sa Brigada News FM Kidapawan. Ako si Brigada Mike Salgado, The Music and News Authority. Nagsagawa ng isang dry run para sa satellite office ang kawani ng National Bureau of Investigation o NBI sa Mateo City upang masiguro na magiging maayos ang serbisyo ng nasabing opisina na nakatakdang magbubukas ngayong buwan. Para sa detalye, i-Brigada mo Julius Pacot. Para mas mapalapit ang serbisyo sa mga residente ng Mateo City sa Davao Oriental, maglalagay ng satellite office ang National Bureau of Investigation sa nasabing syudad. Matapos na pirmahan nila Mateo City Mayor Carlo Rabat at NBI Director Dante Giran ang isang Memorandum of Agreement. Noong nakarang araw ay isang 6-man team mula sa Metro Manila ang nagsagawa ng inspeksyon sa nasabing satellite office ng National Bureau of Investigation sa Mateo City kung saan isinailalim na ito sa isang dry run para masiguro na magiging maayos ang serbisyo na maibibigay sa nasabing opisina na nakatakdang magbubukas ngayong buwan. Kabilang sa nag-obserba si Mayor Rabat sa nasabing dry run kung saan patuloy pa rin ang sinagawang training sa mga personahe sa mga kagamitan, teknolohiya na gagamitin ng NBI satellite
Satellite Office sa Mati City. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pakot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority. Nanawagan na ngayon ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC kay Pangulong Rodrigo Duterte na sipakina sa pwesto ang Bureau of Immigration o BI Chief Commissioner na si Jaime Morente. Ang naturang Chief Commissioner ang nagpalusot sa umano'y middleman ni Jack Lam na nakilalang si Wally Sombero at hinayaang makalipad papunta ng ibang bansa. Ayon kay VACC Founding Chairman Dante Jimenez, sa naganap na hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, malaki ang naging kapabayaan ni Morente sa kanyang sinumpaang tungkulin na nagresulta sa pag-alis sa bansa ni Sombero kahit pa may lookout bulletin order na laban dito. Iginiit pa niya na hindi umano sapat na rason ang pagkakamali sa pangalan ni Sombero. Isang VACC sa nagsampa ng reklamo sa BI officials at kay Jack Lam dahil sa paglabag umano naman ito sa anti-dummy law. Bumanat si House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez sa dating CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Walang tagong sinabi ni Alvarez na tabingi umano ang utak ng arsobispo matapos nitong punahin ang leader ng Kamara. Ayon kay Cruz kahapon, playing God daw si Alvarez sa turing nito sa mga kongresista matapos bantaan ang mga miyembro ng supermajority na tatanggalin sa koalisyon at papalitan sa pwesto ang mga House leaders na di sasang-ayon sa panukalang death penalty. Iginiit ng mambabatas, walang kinalaman sa batas ang utos ng Diyos na huwag papatay. Payo ni Alvarez sa obispo na dapat una niyang pagsabihan ng ilan pang mga bansa na nagpapatupad ng parusang bitay bago pa man daw purahin ang nagpapatuloy na pagtatalakay sa panukala. Hamon ni Alvarez na kumandidato na lang ang obispo upang hindi na rin daw ito makialam pa sa mga pulisiya ng gobyerno. Communist Party Discipline Bureau pinatawan ng parusa ang anim na opisyal sa isang probinsya sa bansang China. Ito'y matapos makuhanan ng larawan ng anim na opisyal na natutulog sa gitna ng isang pagpupulong. Ang mga nasabing larawan kumalat at ilang araw nang nakabandera sa Chinese media. Pinagsulat ang mga ito ng kritisismo laban sa kanilang sarili at humingi ng tawad sa publiko bilang parusa. Sa unang pagkakataon, nagkausap na ang leader ng bansang China at Amerika, kung saan maraming tinalakay na issue ang dalawang world leader. Tiniyak ng Pangulo ng Amerika na kanyang kikilalanin ang One China Policy base na rin sa hiling ng pinuno ng bansang China. Kasalungat ito sa pagkwestiyon noon at pagbantang hindi niya kikilalanin ang pulisiya ng China. Matatanda ang simula ng maupo sa pwesto si Trump, nagkaroon ng tensyon ang ugnayan ng dalawang leader ng bansa. Nagkasundo naman ang mga ito matapos talakayin ang mga issue base sa mutual interest ng dalawang bansa. Kapwa inimbitahan ng dalawang world leader ang isa't isa na dumalaw sa kani-kanilang mga bansa. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Biyernes. Mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Ako po si Kabrigada Jen Solis. Kabuang pagserbisyo atid para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Attorney Khan, sadyang mapagmahal at sadyang matigas. SM Balyeke. At ito ang Ronda Brigada!